Okay, so magandang araw muli mga kaibigan, ano? At nandito na naman nga si Sir Yuli upang magbahagi sa inyo ng panibagong kaalaman. As you can see, wala ang ating mahiwagang kamay, ang ating mga board, ating mga kagamitan, no? Ang nakikita nyo lang sa ating screen ay ang ating calculator at given data. Na malino naman sa title ng ating tutorial na ang topic natin ngayong araw is calculating or solving the population mean, variance, and standard deviation for ungrouped data and for grouped data using our calculator. Kasi di ba makukuha natin ang population mean, variance, and standard deviation for ungrouped data using our formula, which was given from other videos na ginawa natin then na-upload na natin dito sa ating channel, as well as for the group data. Magkaiba kasi yung formula nun, di ba? Pero ngayong araw mga kaibigan, hindi na natin kailangan pang mag-solve ng sobrang haba, ng pagkahaba-haba, gamit yung mga formula para lang makuha natin yung population mean, variance, and standard deviation. Today, I will show you how to solve those parameters by just using our calculator. Okay? So before that mga kaibigan, if you are not yet a subscriber ni EasyMath, no, please do subscribe in this channel. Just click notification bell para updated ka sa mga lesson na na-upload ko araw-araw. Also, if you encounter any ads sa una man, sa gitna, or sa huli, please do not skip those ads, no, kasi malaking tulong yun sa amin. Saglit lang naman yun, let it finish and then continue the tutorial afterwards. Okay, so yun lang mga kaibigan. Let us start. So ayun na nga, no, given sa ating harapan yung list of the values or yung data natin from the given population. We have 3, 13, 11, 15, 5, 4, 2, 3, 2. And then our ClassWiz calculator. Later on, papakita ko yung method or step-by-step sa 991ES+. Okay, so let's start mga kaibigan. Saglit lang to. Kasi calculator lang to. Calculator technique lang to. Sundan nyo lang yung gagawin ko sa ating calcue, then makukuha na natin yung sagot natin. Okay? So yun na nga, no? Ito yung value natin. Kahit ilan pa yan, kahit 100 pa yan o 1,000 values pa yan, saglit lang yan sa calcue natin. Okay? So again, ito yung display mo. Punta ka lang sa menu. Ito yung menu natin. Ayan, ayan. Hanapin mo yung statistics mga kaibigan. Statistics, so yan, number 6. Okay naman, pindutin mo na lang equals kasi nandun ka naman sa tab na yon. So equals natin statistics, ayan. So we have different options, 1, 2, 3, 4. Since you are just dealing with one variable here, ano? Isang variable lang to eh. Let's say these are the scores of students from a given exam. So isang variable lang to, these are just the scores. Since again, sabi ko nga, one variable lang to, one yung ating option dito. Pindutin natin yung 1, ito to. Press 1 mga kaibigan, ayan. So as you can see here, sa aking calculator, meron tayong column ng variable X and then the frequency. Yung frequency na to mga kaibigan, gagamitin lang natin to for group data. Remember, this one is ungrouped data. Okay, ungrouped data pa lang itong una natin. So, kailangan tanggalin natin yung frequency na yan mga kaibigan. And how do we do that? So, para matanggal natin yan, pindutin natin itong shift menu na shift and then menu. Okay? Tapos hanapin natin ang statistics. So wala dito ang statistics, baba ka. Nandiyan ba yung statistics? Yes, nandoon number 3. So press 3. And then i-off natin yung frequency kasi naka-on yung frequency lumilitaw kanina. So i-off natin, press 2. Then ayun, nawala na yung frequency. So we can now input the following data or encode the following data. Okay, so remember this is ungrouped data. Okay, kasi hindi pa, wala pa tong frequency. Okay, type lang natin. So, 3, 13, 11, 15, 5, 4, 2, 3, 2. Then, after natin ma-type mga kaibigan, ano, make sure na na-type lahat natin lahat ng values natin. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 9 values, ano. Pag na-type na natin yan, press mo lang yung AC mga kaibigan. No? Yun, nawala siya.
yun lang, kahit ano palang gawin mo, iiwan at iiwan ka rin pala niya. Aray, aray na ko. Eh, joke lang mga kaibigan. Andyan pa rin yung data natin. Naka-store na siya sa memory ng calculator natin. Hindi na mawawala yung memories na yun eh. Edi wow. So after natin ma-press yung AC, pindutin natin tong option. No, option ito. Option. So after natin mapindot ang option, pindutin natin yung number 2. One variable calculator. Okay, one variable calculator. Press 2. Then that's it mga kaibigan. Ito na yung mga values natin. Yan. Yan na yung mga sagot dun sa ating data. Pero ang kailangan lang natin dito is the population mean, population variance, and population standard deviation. Okay? So ngayon mga kaibigan, ang population, ang notation natin sa population mean is mu, di ba? Yun yung ginagamit natin eh, mu. Ano ba itsura ng mu? Teka, insert lang natin yung baka kasi nakakalimutan yun ano. Dito natin ilagay mu. Hanapin ko lang yung simbolo o yung symbol ng mu natin. Ito to. This is mu. Lalakihan ko lang para mas makita natin. Ayan, that's the notation for population mean ano, mu. So ano yung mu natin or yung population mean natin dito mga kaibigan? Dito, wala kang makikitang mu dyan. Kahit i-browse mo pa yan hanggang dulo, wala kang makikitang mu. Kasi, yun yung bar x natin. Bakit yun? Di ba alam naman natin ang bar x ay for sample mean. Pero, yung formula niya mga kaibigan, magkamukha lang naman. Yung population mean at sample mean, magkamukha lang naman sila ng formula. That is just the average of the given data. So, you will just take the average of this data. Then, that is our mean. Sample man yan or population mean. So, in here, on our calculator, the population mean is 6.44. So, that is our answer, ano? 6.44. Up to 2 decimal places na lang tayo, mga kaibigan. Ano? So, nakuha na natin yung population mean. Ano pa yung kailangan natin? Population variance. Ano ang notation natin for population variance? So, copyin ko lang yan. Ang variance natin is sigma square. Diba? Teka, asan na ba yan? Lagay ko lang yung notation natin. Sigma yan. Sigma. Hanapin ko lang yung sigma kung nasan yung sigma. Eto. Sigma square. That is the notation for population variance. So, nasan dito yun sa ating calculator? Eto mga kaibigan. Ano? Ayun naman siya. Sigma squared x. Nakikita naman natin yan. So, that is 23.14. So, 23.14. That is our population variance. Then lastly, the population standard deviation. So ano ba yung population standard deviation? That is just the square root of the population variance. So tatanggalin lang natin itong exponent na 2 natin. Then sigma. No? Sigma ating notation for the population standard deviation. At nasaan yung sa calc natin? Ito siya mga kaibigan. Sigma x 4.81. Okay, so that's it. Ano, yun yung mga sagot natin. These are, this is the population mean, variance, and standard deviation. And mga kaibigan, as you can see on our calculator, meron tayo ditong S squared X. That is the sample standard, the sample variance. And then pag binababo, meron tayong SX doon. That is the sample standard deviation. Pero here, ang tinatalakay natin is the population. Diba? Population mean, variance, and standard deviation. So yun lang mga kaibigan, if you want to check kung tama ba yung sagot na nakakuha natin sa calculator natin, solve nyo to using our formula, using the manual computation. Then makakasigurado ako sa inyo mga kaibigan na ito rin yung makukuha nyong tamang sagot. Okay? Then kung meron kayong mga example sa inyong klase, use this method, use yung ating calculator technique, then you will see na tama yung bibigay ng calculator natin, the same dun sa manual computation na ginagawa ninyo. Okay? So, yan yun sa ungrouped data, mga kaibigan. No? Ay, papakita ko pala yung sa 991ES Plus. So, exit ko lang muna to. Ito yung sa mga may calculator ng 991ES Plus. Ano?
I will show you. Ito to. Ito yung ating 901 ES Plus. Same thing, punta ka ng mode, press mode, no? Tapos hanapin mo yung statistics. Ayan, stat number 3. So press 3. Then one variable also, number 1, ano? Number 1. And then ayan mga kaibigan, ta-type lang natin yung ating variables o yung values natin. So 3 equals 13 equals 11 equals 15 equals 5 equals 4 2 3 and 2. Okay? So ayan, na-type na natin. Same thing, press mo yung AC, mawawala siya pero yung memories niya nandiyan pa rin. Okay? So after natin mapindot ang AC, hanapin natin yung stats. Ito, nakikita niyo yan, statistics and distribution. Ayan. So kulay dilaw siya. Dito ang kaibahan nito sa class whiz, pipindutin pa natin ang shift. Wala kasing option to eh. So shift tsaka number 1. Yan, so lilitaw mga kaibigan ano? Ito yung type nung statistical treatment natin, data, yung sum nung given data, tapos ito yung variable, no? Ito yung calculator natin. So number 4 yung pipindutin natin dito, number 4. Ayan. So n is the sample size, the population size. Bar x, ito yung ating mean or population mean, sample mean. Kasi magkamukha lang sila ng formula. Ito is standard deviation. Population standard deviation. Ito sample standard deviation. Pero ito ay population mga kaibigan. Okay? So ang kailangan natin ay sigma. So as you can see, wala tayo ditong sigma squared or the population variance. Pero alam natin ng population variance is i-square lang natin itong standard deviation para makuha natin yung variance. Okay? So kapag nakuha na natin ito, so unahin muna natin yung ating mean, no? So press 2 then equals. So as you can see, ano, same answer, 6.44. Okay? So nakuha natin yung mean, kunin natin tong standard deviation. Paano? Ganun ulit, shift stat. So variable ulit, number 4. Tapos ito naman number 3. Then equals. There. So, the answer is 4.81 also. Ito yun mga kaibigan. The population standard deviation. Then, para kuhanin natin itong population variance, i-square lang natin yan. Ano? So, answer, tapos i-square. That is the answer, 23.14. Same answer. So, ganun lang mga kaibigan, ano? Kung paano gamitin yung calculator natin, mapa-class whiz man yan or 901 ES Plus, in solving the population mean, variance, and standard deviation for ungrouped data. Okay, this next example mga kaibigan ay for group data naman, ano? So, tanggalin natin to. Siguro babaan natin to. Kasi naka-group na yung example natin. So, maghanap lang tayo ng nakagroup na data. So, tanggalin natin ito kasi tapos na tayo dyan. So, ito mga kaibigan, this is our second example. Ito naman ay for group data. Okay, so yung kanina, for ungroup data. Ito naman for group data kasi nga, meron tayong frequency. Tapos, nakaklas na siya. Again, using our calculator, masosolve natin yan. Pero, hindi natin pwedeng i-type yung class interval na to. Ito to. Sa ating calculator. So, paanong gagawin natin? Kailangan makuha natin muna yung class mark or yung variable x natin. At paano ba natin makukuha yun? That is just the mid value or yung gitna ng ating class interval. So, ano ba ang gitna ng 2 at 4? That is 3. Gitna ng 4 at 6? That is 5. And so on. So, ito yung mga gitna niya. Ayan. So, pagtatapatin lang natin mga kaibigan na baka magtapat. Ayan. So, ayan yung mga value natin, kaibigan. Diba? Ang gitna ng 2, 4 is 3. Ang gitna ng 4 at 6 is 5. Ang gitna ng 6 and 8 is 7. And 8, 10 is 9. Okay? So, ito ngayon yung mga x natin. Ito ngayon yung itatype natin dun sa calculator natin. So, again, ito yung calculator natin. Punta ka sa statistics. So, ayan, number 3, ano? Number 3 ulit. Tapos, one variable ulit, mga kaibigan. And then, as you can see, wala tayong frequency column dito.
kailangan natin yung frequency column dito. Paano natin palalabasin yon? So, shift mode. Hanapin natin ang statistics. Wala dyan. Statistics, ayun, number 4. So, press 4. Then, i-on natin para lumabas siya. No? Press 1. Yon. So, ayun na yung frequency natin, mga kaibigan. Ito lang yan, ano? Na-type natin to for X. Ito naman for frequency. Okay? So, ano ba yung mga X? 3, 5, 7, 9. So, 3, 5, 7, tapos 9. Ngayon, yung frequency... Excuse me po. Yung frequency, ilalagay natin, ano? So, nakalagay pa dyan, mga 1 pa lang, ano? Pero hindi naman 1 yung ating frequency sa lahat. Ito yung mga frequency natin. Ita-type natin to. So, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, saka 1. Yan. So, ito na yung data natin, mga kaibigan. Ano? Ito yung X. Ito yung mga X values natin. Ito yung mga frequency natin. Okay, after natin ma-type, so, ganun din. Press mo AC. And then, shift number 1. Statistics, ano? So, variable tayo, number 4. So, ang kailangan natin is the mean, population mean. Ito yon, number 2. Press equals. That is 5.2. So, that is the answer for population mean. Okay? How about the variance and the standard deviation? So, shift 1 ulit para makapunta tayo sa variable. Then, ito, number 3. Kasi population yung topic natin ngayon. So, number 3. And press equals. That is 1.89. 1. Eh, dito 'yon sa population variance. Standard deviation, 1.89. Tapos para makuha natin yung population standard this is population standard deviation, ito yung population variance. Para makuha natin variance, square lang natin 'tong sagot natin, no? So answer square, that is 3.56. So yun lang, mga kaibigan, ano? Kung i-compute mo yan manually, sobrang haba ng solution yan. Lalo pa kung madami yung data mo. Pero using our calculator, ito na yung sagot natin. So using our ClassWiz, ano? So this is our ClassWiz. Balik ko lang sa number 1. So same thing, ano? Ganun pa rin, menu. Hanapin natin statistics. Ayan, so equals. Then one variable also. So again, wala tayong frequency column. So, papalabasin natin yon by pressing shift, then menu. Then hanapin natin statistics, number 3. Then i-on natin, number 1. Ayun, so may frequency column na tayo. So again, type lang natin yung X, tapos ito yung mga frequency. So 3, 5, 7, tapos 9. Okay? Then, yung ating frequencies. Ito yun, 3, 4, 2, 1, no? So, 3, 4, 2, saka 1. Yan. So, na-type na natin siya, mga kaibigan. Press natin AC. So, again, nawala siya, pero babalik din yan. Tapos, option. Tapos, number 2. Yun. So, ito ngayon yung mean, 5.2, same answer. Population variance, 3.56, ito yun. So, same answer. And then, the population standard deviation, 1.89. So, yun lang, mga kaibigan, ano? Pagka dali-dali lang, pagka alam natin yung technique sa ating calculator. So, again, if you want to check kung tama ba yung binigay ng calculator natin at sa dito sa pinakita ko sa inyo, use this example and then gamit kayo ng manual computation, makakasigurado ako na tama or magkamukha yung makukuha nating sagot. Okay? So, that's it for today, mga kaibigan. Ano? So, ang ginawa natin ngayon is gumamit tayo ng calcu para makuha natin yung population mean, variance and standard deviation. Yung una for ungrouped data, etong huli for grouped data. Okay? So, remember ang pagkakaiba ng dalawa, ang grouped data meron na siyang frequency. Ang ungrouped data, single data lang siya. Okay, then ipakita naman natin kung paano ginawa natin for the ungrouped data and for the group data. Okay, if you have any questions, just comment down below or suggestions. We will try to answer every questions you have. Also, open pa rin si EasyMath for
online tutorial, ano, just message me on our FB page, EasyMath TV. Pakifollow na rin yung page natin, no? Then yun lang mga kaibigan. Kita-kita tayo sa susunod na tutorial natin. Salamat. God bless, mabuhay kayo.